So yun, what's up mga chong? Good morning. So ngayon, bali, magpipintura tayo. I-hydro dip natin tong helmet. So, repaint na tayo ngayon kasi 7 years na tong helmet na to. Medyo luma na rin yung pintura. Tsaka may bitak-bitak na rin kasi siya. Nagbibitak-bitak na yung mga pintura niya. So yan, nalaban ko na yung mga foam niya. Tapos, susunod natin, papalitan din natin tong lens na ito. Pero bago yun, magliliha at magpipintura muna tayo, no? So, ang mga kailangan natin na gagamitin natin para sa pag-hydro dip, unang-una liha 200 grit. Pagkatapos primer or yung surfacer, then flat black, tsaka yung activator. At yung carbon, no, yung film o yung hydro dip film na para maging carbon lodi, no. So yun yung mga kailangan natin. Yo, what's up mga chong, no? So ito na siya, bali na tapean ko na. Hindi ko na pinakita yung pagliliha mga chong, no? Pero ang ginamit nating liha dito is 400, no. So kung meron, bali ito ginamitan ko rin pala siya ng 200 kasi meron siyang parang basag, no, lubog. So yan, niliha ko ng gusto para pumantay mag-flat. Pero kung wala naman, 400 kaya na mga chong. 400 lang, okay na. Then mag-reserve lang kayo ng 1,000 grit para pagka nabuga nyo na siya ng black, kung may konting gas pang kayo nararamdaman, ilihain nyo lang ng magaan lang, yung wag madiin para hindi matanggal yung pintura. So magaan lang. So bali dito ngayon mga chong, no, natipan na natin, nalagyan na natin, ready to buga na to. So, inaantay ko na lang yung pintura, no, kasi hindi ako nakabili kahapon dun sa Banawe, sa Posh. So, nag-order ako ngayon sa online, try ko kung makahabol. Ang ganda pa naman ng araw, no? Pero kung hindi, so bukas natin bubuga patuloy to. So, abangan natin. Bubuga na natin siya ng primer, no? O yung tinatawag na surfacer. Para sa akin, bibigyan lang natin siya ng mababaw o manipis na, no, na buga, no. Sakit sa baga, sakit sa lungs ng manipis lang muna tayo, papakapitin lang natin. Kasi pag binigla natin kagad sa makapal, baka bumula-bula yung mga natirang pintura ng helmet, no? Gaya niya sa tuktok. Abangan natin yan kung bubula, kasi hindi ko masyado niliha. So balikan ko kayo mga chong. So yun, tapos na tayo sa ano, sa primer. So ispray na natin siya ng black, no, black. Yan, ito yung brand niya. Ayan, so tara. So, pangit yung ano, pangit yung uso nito, no. Merong lumalabas na parang ambon. So dapat magandang tumatalsik lang sa kanya yung parang pino. So mamaya wag na tayong payo ko magbuga, no. So ngayon lang muna. Ingat-ingatan lang natin yung pagbuga kasi may ano, meron siyang parang ambon.
Hirap mag spray ng hawak yung camera. So lapatan lang natin siya ng black. So okay na muna yan. So tip nga pala, no, bago nyo ilubog yung film, basahin nyo yung daliri nyo, hawakan nyo ngayon yung kabilaan ng film. Kung saan yung unang madikit or yung saan yung madikit, yun ang ilubog nyo sa tubig na mauuna. Kapag may mga konting lukot, plantsahin nyo lang. Tapos pag may mga bula, yan, tanggal-tanggalin nyo lang. Gaya yung ginagawa kong ganyan. So, bali dito, after na ma-hydro dip, pinatuyo ko siya. So, hindi ko na ipakita dito kung paano ko siya in-sprayan ng clear, no? O yung top coat. Pero, ang ginawa ko dito, kasi may balak akong lagyan siya ng mga stickers. After ko ma-hydro dip, naglagay na ako ng mga in-order kong stickers, no? So, inuna ko yon, and then, bago ako naglagay ng clear o top coat natin, no? Para yung mga stickers niya bumaon dun mismo sa top coat na ilalagay natin, para kapag nagpupunas tayo ng helmet, hindi siya basta-basta matutungkab or madaling matungkab. So yun lang yung mabibigay kong isa pang tip sa inyo, no? So tara, check na natin yung finished product. So yun, what's up mga chong, no? Sa magandang pinagpalang umaga sa atin. Bali ngayon, natapos na natin, nalagyan na natin lahat ng stickers niya. Tapos, ito na yung finished product natin mga chong. So, nalagay ko na yung foam, lalagay ko na lang itong mga ibang naiwan gaya ng yung protection sa chin natin, ibang tawag dito. Tapos yung lagay ng GoPro natin para sa camera natin, tsaka yung mic. Tsaka yung emblem din niya, no? Pinaka logo niya sa baba. So dito, kung mapapansin nyo, ito na yung carbon lodi niya, no? Carbon lodi. So hindi na masama para sa first timer. So ito yung unang-unang ginawa ko, no, na hydro dip. So nakita ko lang din naman sa YouTube paano gawin. Tapos yun, bumili lang materials. Kasi kapag nagpa-carbon ka, Lodi, mayroon akong isang napag-canvasan, 5K sa helmet. So, mahal. Mahal siya, no? So, ngayon, kaya naman natin gawin. So, tiyaga-tiyaga na lang din sa pagliliha, sa paulit-ulit na pagpipintura, sa pagpapalish, no? So, yun. Maganda naman din. Pero, yun nga, meron din talaga siyang, ano, konting guhit, no? Ito kasing AGB mga chong, meron siyang ano, kalumaan niya, 7 years na kasi siya, no? So nagbitak-bitak siya katagalan.
So kung mapapansin nyo, ibang mga nilagyan ko ng stickers na yan, may mga bitak yan. Gaya nito, ito may mga bitak yan. Yan, bitak yan. So natapalan na lang din ang pagpipindura. Pero kung merong ganyan yung mga helmet nyo, mas mainam, lihain nyo ng maigi. Ito kasi hindi ko naliha na maayos to. So yun, lumabas yung guhit niya. Na-sprayan ko ng primer, base coat, tsaka ng carbon, tapos ng top coat. So yun yung apat na kailangan yung pintura. So yun mga chong, no? Ito na yung kinalabasan ng bago nating helmet. Sana nagustuhan nyo rin yung disenyo niya, no? Hindi naman siya ganun kaganda. Pero para sa akin, sulit naman yung pinaghirapan ko. So, yun, yung dun sa video niya, yun dun sa una, no? Ganun yung itsura niya noon, nung hindi pa siya na nare-repaint. Dami na kasing gasgas, tsaka dami na rin tama. So, yun, naka-carbon loading na siya. So, hanggang dito na lang mga chong, no? Pwede nyo subukan to. Tapos, madali lang naman, tingnan nyo lang yung pina-procedure. Huwag lang kayo maliligaw. So, yun. Ride safe sa lahat. Babush!